Ka-curious, panoorin pa natin ang video na ito. Ikatulo, Rosary. Grabe ka, powerful ang Rosario. Every say ni mo, recite ni mo, Hail Mary, ang mga yawa, mataranta. Atong usang adlaw, nag-exercise ko, gikan sa... O sa inyong tabo, makiksuna, nihangyo, yun siya nako. Darwin, ayaw tauga ng bayhana, kay we are powerless before her presence. Grabe, no? Kung kita karon, bisag katunga na lang. Magrosaryo. So good ron. Samot na kitang tanan. No? Kabantay mo nang inigrosaryo na to. Manghuyab ta. Nga naman na. Nindot ka pangutan na. Magtanaw ka batang kiyapo. Ano kayo? Magtanaw o basketball. Ano kayo? Di jud manghuyab. Inig, mituo ako? Mituo ako, mituo ang laway. Nga naman na. Sa exorcism di ay, during exorcism, ang sign, ang mga attached spirits, uban attached lang, uban po ng kasuod, ang sign manggawas sila, ubang mamiya sila sa imuhang na-attached man sila nimo. Ang sign di ay, musuka ka. Nga na sign niya nang gawas sila, o ni biya, kina-attached man nato. Wa kasuod ang uban, pero na-attach sa tulawas, sa atong habit, sa atong kinaiya, na-attach, no? Kung sa design nga, hinahinay sila na less ilang influence ni mo, pinaagi sa huyab. Nang gawas ni sila diya. Yan, kung kada adlaw mo magrosaryo, hindi, nawa na sila. Mamalhin sila sa inyong balay. Manglayas sila sa inyong balay. Kaya kamo mang tanan ng huyab. Maghimaya ka, Maria, na puno ko sa grasya. Santa Maria, ha ha. Di ba? Hinay-hinay mo ng habit. Kuan siya, balik-balik. Kaya balik-balik mo na itong sa. Yung saon mo na ito pag-destroy sa itong sa. Balik-balik sa devotion. Hail Mary. Di ba mo pag-recite na ko, anak, dito sa katong taga-summer na babae? Grabe, ni singgit. Yan, among gisood siya sa exorcism room. Pag-recite na ako, Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. So, grabe, torture sila, anak. Manglaya sila sa tuk pamilya. Amen? Asa sila mabalhin? Sa inyong silingan. Maluoy in taon mo sa inyong silingan. Tudluoy sila ni ining talagsaon nga kamatuuran. Amen? God is good! All the time! Ako mong padunggon ha, sa yawa. Okay na mo? Ready na mo? Ready na mo dagan? Mag-uni na mo nga pasyente. About, mag-uni nga pasyente na to. Mga 9 seconds lang. Ako lang ipadungog ninyo ha. Ayaw mo kahadlok. Ayaw pun mugdagan. Kay gugdon mo nila. No. Di angay kadlukan ng mga yawa. Yan naman, they are already defeated by Jesus Christ. Kung ituo mo ni Ana, tumbanan rin nato sila. Ano sa to? Tumbanan. Luke chapter 10 verse 19, I have given you authority to trample serpents. Ano sa? Trample serpents and scorpions. So that you can overcome all the power of your enemy. Nothing will harm you. Ano sa to? Nothing. Maoran ng tekstuha, kanunay gibalik-balik na ko, kay perting hadluka, kinaunhan. Imagine na kagidadaan kong puses dito, di ba ka mahadluka na? Wa may to do is seminaryo. Nga nga kong Paris priest, ako'y gipaon dito. Ikaw, reverend, kay dikun pa man ko, ikaw, reverend, kay ang imong kamot, bago pa nang gikonsikritan. Balaan pa kay na imong kamot, reverend. Nga ako itaon, nagkurug-kurug na ko, saon man ni Father. Yan ang singgit-singgit ng giyawaan dito. Kaya ba mo, perti na kong hadlok ka. Kaya ang kahadlok na ko, nagikan sa lack of knowledge. Kakulang na ko. Hindi ko na ko. Muna, nga mga pari, mahadlok, hangtod ka ron. Tinoo dili. Kung doon ay pari, doon ay bunyag, na ay pari. Kung doon ay kumpisal, na ay pari. Kung doon ay kasal, mag-concelebrate pa mga pari. Mag-concelebrate pa. Kung dunay
patay na ay pare. Kung doon ay mayawaan, asa ang pare? Tinoon dili. Mauni, ang Luke chapter 10 verse 19, mauni akong igunitan, nothing will harm you until karon, wala pakaunsa ang yawa. Why? Because we have Jesus. Amen? Yeah. Ang gusto ko, inig-uli ninyo, puno na mo sa pagtuo. Amen? Yeah. Dili puno sa tuo-tuo. Unsa? Inig-uli na tuo. Dili sa totoo. Mapaminaw na mo sa yawa. Na, ito paminaw ng yawa ron, no? Naghatag og talk sa mga pari dito sa Dipulog. Patanawon pa bitaw nako sila sa mga videos ng lutaw. Nang lutaw ba? Nilutaw ang duha ka tiil, no? Naman may duhang na videohan ng lutaw. Perti jud lang tanaw. Sa nga naa jud ay yawa, no? No. Ang pare nito yawa pero di pa na convince ng uban. Uy. Come on, ituon mo yawa. Oh. Tuo na lang, tuo na madali ta. Paminaw mo ha. Mama Mary. She's not my mama. Ew! God allowed me. Your mama Mary. She's not my mama. Ew! Yeah, dear. Salve Regina. Pasensya na mo sa among tingog ha kay mukiay ang nuta. Pwede na yung singgit. Ah, simple ba yun ha? Salve Regina. During exorcism, ang mga yawa nga nasa tupali, di ba nato makita? Na-torture silag taman. Amen? Di sila mahilo na. Musyagit silag taman. Bisag aircon, kipaningot. Akong exorcism room kay aircon man, kipaningot lagi ka ganina. Sa bitaw, Father, wak mo ko kay baho. No? Una, rosary is very important. Di man ba dayon ng atong ilog ron sa West Philippine Sea? Akong ang usang nga kusinira na mo dito, gibiyaan man sa Yabana, kay ilog sa kabit. Ningon siya nga, Father, atong ipada, Father, ang kabit sa kumbana sa West Philippine Sea. Wa na yung gubat, Father. Na ilog ganin niya akong bana, samot na ang West Philippine Sea. Munang ang solusyon na ni, ipada ang kabit sa inyong bana dito sa West Philippine Sea. Muna, balik ko na ko ha. Powerful kaayo ang devotion sa Santos nga Rosario. Tudluin ninyo inyong mga anak. Pasabta ninyo, hinahinay inyong mga anak. Nganuman, when Mary is present, Satan is absent. Amen? So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan.
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesias.